Hi guys! Ito, kukuha tayo ng kapas-kapas or cowslip creeper vines, flowers, at saka kanyang bunga. Meron akong nakuha ang bunga niya. Pwede daw siyang ilaga. So, ito try natin siyang ilaga kasi gusto ko siyang tikman dahil first time ko lang din makakatikim ng bunga ng cowslip creeper vines sa berdukong or kapas-kapas. So yan guys, ihimay natin yung kanyang flowers. Tanggalin natin yung mga tangkay-tangkay niya. So yan. Ayan, tanggalin natin. So mahirap mag-video ng nag-iisa guys kasi walang taga-hawak na o taga-cam ng ating ginagawa. So ayan guys, ganyan lang. Tanggalin natin yung tangkay. Tanggal-tanggalin lang yung tangkay guys. Ayan guys, tapos na ang ating panghihimay. So, ang gagawin natin ay hugasan muna natin siya bago natin siya lutuin. Alam niyo ba guys, masarap talaga ang lutuin ang kapas-kapas kung bago siyang pitas kasi medyo manamis na siya or masarap pa siya. Kasi kapag tumagal na pala siya, eh medyo mapait. May pait na siya sa dulo pag kinain mo. Pero pwede pa rin naman siya guys. Pero mas masarap talaga yung bagong pitas. And guys, pakulang tayo ng tubig. Lagyan na natin siya. Then, pagkakulo 2 to 3 minutes, pwede natin siyang hanguin. So, mayroon akong sibuyas kamatis. Isa lang yung kamatis natin kasi magtitipid tayo dahil mahal ang kamatis or yung gulay ngayon guys. So, yan. Hanguin na natin siya. Pwede natin na siyang yan, sa strainer. So, yan ang init guys. Yan. Paanuin natin yung kanyang tubig. Mag-iwan na ako ng sibuyas kamatis. Then, pwede natin siyang isalin sa ating plato. Para timplahan na natin siya ng ating bagong isda. Yung sabaw lang ng bagong isda ang ilagay natin guys kasi may tinik-tinik yung bagong, di ba? Tsaka ito, nahiwa ko na yung kamatis at sibuyas. Pwede na natin siyang ihalo sa ating cowslip creeper vines flowers sa berdukong or kapas-kapas. Sa iba, ang tawag pa dito ay babagkong. Babagkong. Sa mga Ilocano yata ang tawag dun. Ayan. Tiplan natin. 2-3 kutsara. Nasa'yo kung lagdagan mo yung bagong. So, kailangan lang natin ng konting bagong kasi alam na naman masama ang sobrang maalat, guys. So, tagilid ng aking camera. Ayan, guys. Lagyan lang natin siya ng bagong isda. Ayan. Ayan. And haluin. Pwede na yan guys. Kainin. Kasi luto na siya. Dahil salad naman siya. At talagang hindi naman talaga siya luto or ano, ganyan lang siya guys. Diba? Pwede na natin siyang ulamin or papakin. Ang cowslip creeper vines flowers or mga kabar-sabaryo kong guys ay tumutubo lang kung saan-saan guys lalo na sa panahon ng tag-ulan. Meron silang bunga gaya ng pinakita ko sa inyo kapag tumanda na siguro sila din yung tumutubo at kumakalat guys. Para lang kasi siyang damo. Pero masarap na gulay guys. Ayan, ready na ang ating saberdukong or kapas-kapas salad. Ito
kumakain na tayo. Ulam namin, ayun nga, nilagang bunga ng saberdukong at salad na saberdukong or yung kanyang bulaklak. Kain na tayo guys! Ulam, yung salad na kapas-kapas or babagkong. Tsaka bunga. Manamis na yung bunga. At tatry natin siyang kainin yung bunga. First time kong kumain. Kain na tayo guys. Ulam namin. Yan nga. Yung salad na bulaklak ng saberdukong or kapas-kapas or babagkong. Cowslip creeper vines. Flowers. At saka yung kanyang bunga. First time kong titikim nito guys. Kaya titikman ko siya kung anong lasa. Alam, galing natin ng ano. Sasawsaw natin siya sa bagoong. Tapos nilagyan ko ng kalamansi. Ang sarap niya! Parang manamis na mis. Mas masarap sa sasin, ano, sigarilyas, sa okra. Ganyan yung ano nyo. Sarap. Manamis na mis. Ang sarap niya pala. First time kong kumain ng bunga ng ano, cowslip creeper vine. Or ng bagbagkong or sa berdukong kapas-kapas sa kapangpangan. Masarap siya. Mas masarap siya sa sigarilyas. Ito naman yung bulaklak. Ayong ano, yung flowers niya. Titikman natin siya. Ayan. Ang konti ng kanyan. Sarap niya. Mayroon ginawa akong salad. Sarap. Masarap siya, yung bunga. Mas masarap yung bunga kaysa sa bulaklak. Pero parehas lang kailang masarap. Yung sarap niya. Tapos papakita ko sa inyo guys kung paano yung buto na niya. Buksan natin siya. Ganyan siya guys, oh. Yung pinakabuto niya, tinanong. Yan yung pinakaloob niya guys. Ayan yung buto niya. Pero mas manamis-namis siya. Sarap. Ang sarap niya. Ang sarap. So yan guys. Pangalawa ko na to. Sarap niya guys. Tamis. Ganyan. Subscribe to my channel and thanks for watching.